again to my channel. Kumusta mga ka-flexible and mga katipid tips? Today's vlog, gagawa ako ng mala Chopper Sniper. Kung kilala nyo si Idol Chopper Sniper na maraming natutulungan dahil sa pangingitang nila dun sa dagat. So ngayon, magbibigay ako ng tipid tips kung paano gumawa ng pamingwit ng less gastos. I mean, gagastos tayo pero hindi ganun kalaking gastos. So, mag-DIY lang tayo ng hook at saka ng nylon para magawa tayo ng pamingwit. So, sa kanila kasi, yung tawag sa kanila doon is pamingwit sa kanila, yung pan-hook na ginagawa nila kung napapanood so si Idol Jackson Sniper. So, ngayon, is gagawa ako ng pamingwit na gamit yung mga kalat-kalat na gamit, pero bumili ako ng nylon. So, tuturo ako kayo kung paano gumawa ng libreng pamingwit. Dahil wala tayong budget, pero kung may budget naman guys, pwede naman kayong bumili ng pamingwit. So okay, sa akin lang, isishare ko lang ito para kung gusto nyo mag-umpisa nang wala talaga, kahit yung alambre, pwede natin gawing hook. Basta paano nyo lang gawin kung all yung ating hook doon sa nylon, tapos ihuhulog natin doon sa Pasir Ris Park. Merong park doon na nakikita ko dati before, may video ako na yung mga bata nagmimingwit. So, gusto ko makuha yung mga maliliit na isda na pahaba. Parang ang sarap isalad noon. Kaya tara, samahin nyo ako guys at tirahin natin kung paano gumawa ng pamingwit. Alright, tara, let's go! There we go guys, dito na lang muna tayo sa aking room kasi medyo maingay dun sa sala. So, dito tayo mag-assemble ng pangkitang. Mangingitang tayo. Gagawa tayo ng kitang. Gagaya natin si Idol Sniper. Si Idol natin siya. So, gagawa tayo ng mga tipid tips para patulong sa ating mga kababayan na pwede rin gumawa ng paraang makapamingwit sa dagat habang naiinip. Habang lagi pa rin lockdown. Lagi pa rin MCQ, GCQ, o kaya banana Q. So, ito na guys. Samahan nyo ako. I-assemble natin yung less gastos na paggawa ng bingwit. Para makapamingwit tayo or makapangitang tayo doon sa Pasir Ris Park later. So, tara, samahan nyo ako. At ito nga ang ating mga materials, guys. Ayan, tingnan ko lang yung ating videos. Alright. At ito na nga siya, guys. Nakita nyo ba? So, meron akong long nose, syempre. And cutter. Yung carton para i-roll natin dito yung nylon. Ayan yung nylon guys. Nakita nyo ba yung nylon? Ito yung nylon. Tapos yung alambre. Ayan guys, alambre. Pwede tayong gumawa ng libre. Tuloy, nakagawa na ako na isa. Ayan siya, oh. Kita nyo ba guys? Ayan. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa ko. Cook. Okay, dito medyo may presyo din to. Kaya yun, mangingitang tayo ng isda. Ayan. Gawa tayo sariling pangitang. Ang gagawin ko lang guys is syempre, puputol tayo ng maliit. Gagawa ko ng limang piraso siguro nito. So ayan, panoorin nyo muna guys. Syempre, ibababa ko para makitang-kita nyo ang ating gagawin. Ayan. So doon, dito ko muna. Ayan. Puputol tayo syempre ng ganito pahaba. Nagawa na ako ng isa. Nagawa naman tayo na pangalawa. Ayan, naputol ko na. So, ganito palaki. Guys, pwede. Tapos, gamit yung long nose. Tingin ko muna electric fan. Masyado maingay. Ayan. Papansin nyo guys, meron na siyang patulis. Dahil sa pagkakaputol ko dun sa cutter. Ayan, nakikita ba? Ayan, parang patulis siya. Ngayon, gawin natin yung hook natin, yung parang pa letter U, letter J pala. I'm sorry. So, naka letter J siya. Ayun, oh. Ayun, ganda niya. Diba? Tapos, pagka letter J niya, sa dulo, may dulo niya, medyo UUP natin dahil doon natin itatali yung nylon. Ayan, guys. Ganun lang naman kasimple din siya. Alright, ayun. So, meron na tayong pangalawang hook.
hindi nga lang pare-pareho, pero yan, para mas sure ball na mahuhook siya dyan, yung fish, lalagyan natin ng sima. Parang anchor, di ba? Yun ang anchor. Yan na guys ha, medyo, yan, at least nakikita nyo. So ngayon yung dulo, guys, lalagyan natin ng hook. Siyempre para pag sinagpang ng fish, automatic hook siya. Wala siyang kawala. Yeah, magaspang-gaspang siya. Dahil sa sabit at sa sabit dun sa ano niya 'yan. Sa kanyang sa may ano niya, hasang, 'di ba? O kaya pag kinain niya dun sa may labi niya, sa bunganga niya, ma-hook siya. Ayun. Mapapansin niyo guys, meron na siyang parang hook 'yan, oh, matalim 'yan. Kaya pag tumama yan dyan yung fish, huli ka balbon. So yun guys, medyo UUP ko lang. Pastilan. At ayun na nga. So weird. Right. Meron na tayong dalawang hooks. Ayan. Dalawa na yung hook na nagawa ko guys. So gawa tayo ng mga 5 piraso. Ayan. Nakita nyo ba? Oh, nakadalawang hook na ako. Ayan siya. Alright, dalawang hook. Pwede na tayong gumawa ng pamingwit or pangkitang. Alright. So, ayan, lalagay ko dyan, dalawa. So, gawa pa tayo ng tatlo. So, ayan guys, isa pang mas malupitan. Ayan. So, mas maganda dito, ikakat na muna natin yung dito, yung dulo niya. Para yung hook niya. Right? Para mas maganda yung hooking. At least. Right. Ayun. Ganong pagkakahook guys. Oh. Sabit na sabit yung ano dyan. Isda. Ayun ngayon. Itutupi naman natin. So, itutupi natin yung dulo. Ayan. Champion. Right. Meron na tayong lapit na. Pangatlo. Bingwit. So, ayun. At nakatatlo na ako, guys. Hindi pare-pare yung size. Pero okay na rin, guys. At least, di ba? Pag kumagat siya dyan, patay kang isda pa. Ito na. 1, 2, 3. Dalawa pa. So weird. Kakat natin to. Yan. Siyempre, pagkakat natin, lagyan natin ng konting kilos. Yan. Tapos, yung dulo. Paano natin yung dulo? Lagyan natin ng hook. Dito sa dulo niya. Ayan, oh. Kita nyo ba, guys? Para pag kumagat yung fish, sure ball yan. Sure ball na hook na siya. Yun, yupi, 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 yupi. At ayun na nga, yupi na. At syempre yung hawakan, yung dulo. Ayan guys. Syempre dyan natin isasabit yung ating nylon. Para walang kawalang isda. Right. So ngayon, naka apat na tayo. Ayan, apat. Yan, hook. Hook, 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 hook. Yes, right. So, apat. Isa na lang. Pastilan. So weird. Pare-pare yung size. Hindi pare-pare ang size. Tapos yung dulo, guys, siyempre, hindi nakalimutan yung dulo. Yung dulo, right, yan. Matalim yung sa kabila. At
syempre, habang UUP natin, shout out natin yung mga friendship natin na from ibang lugar. Ayun nga guys, at UUP ko muna, later na tayo mag-shout out. At mahaba-haba pang video to. Ayan guys. Alright. Ito na yung panlima natin. Hook na siya. Para lang makatipid. Lahat ng kaparaanan ng katipiran gagawin natin guys. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating tipid muna. Lalo so hindi pa na siya ang pandemic ngayon. Pasakit po talaga yan at hindi na naho natin maiiwasan yan. Pero syempre, nandyan na yan. Ating gobyerno naman, gumagawa naman na ng paraan para malesen natin yung COVID na yan. So, laban lang mga kapatid. Aww. So, ayun nga guys, nakalima na tayo. Ayan o, kita nyo. Pwede na natin simulan yung ating nylon. Ayan guys, meron na akong hook. So, lima na sila. Ay, bukos mama. Yung what? 2, 3, 4, and 5. Yes, alright. Rock and roll na to, guys. Ngayon, pisa naman tayo dito sa ating nylon. Ito yung nylon. Tatabi ko muna to. Doon ka muna. Ito muna tayo. Yan. Tabi muna kayo dyan. Dito muna kami ni Cutter. Tsaka ni Cartons. And guys, ito nabili ko lang naman to. It's $2. Yan o. Pero sa atin sa Pinas, siguro mga 10 pesos lang to eh. So dito, imagine mo yung $2 is convert mo sa 35, nasa 70, di ba? Oh, 70 pesos to. Sa atin mga nasa 15 pesos nga lang to, 10 pesos, di ba? So, for the sake of our video, syempre, para, eh, tsaw, meron siyang fish, alright. Strong, sabi niya. Parang red or strong. At ayun nga guys, sasimulan na natin. Hanapin natin yung dulo para itali natin dito. Pastilan! Alright, so at yun, buksan ko na guys. Ayun. Siya siyang maganda. Ayun yung dulo. Dulo. Ayun. Ay, meron siyang tape. Siyempre, kakat natin yung tape. Ayan guys. Kakat natin sa tape. Hanapin natin yung dulo. Dulo lang walang hanggan. Ayan. Ayan yung dulo. Nakita ko na yung dulo. Ayan guys, nakikita nyo ba? Transparent kasi siya, ayan. Pero alam po nakikita nyo naman, ayan. Alright, so yung isa naman, tape, alisin natin. Alright. Ayun nga. At mag-aala Chopper Idol Sniper tayo. Shout out kay Idol Chopper Sniper. Dahil sobrang idol kita, gagayain ko yung mga tirada mo. Pero ito, tiradang to, bingwit, hindi siya kitang talaga dun sa dagat. Dun lang ako sa may tabi ng dagat. Sa ilalim ng tulay. At ito na nga guys, tatali ko na dito yung dulo niya. So weird. Dito yan, para dito tayo mag ano, yan. Simple lang naman pagbubuhol, alam nyo naman kahit sino marunong magbuhol din eh. Simpleng tali-tali lang din. Alright. Ito nga guys, tinatali ko muna. Kikita nyo ba? Ayan, tapos i-roll natin dito. Ayan, roll. Ayun, at buhol-buhol nga. Ito na yung experience ni Chopper Sniper, yung nabubuhol-buhol. Hirap pala pag ganito, no? Buhay mangingisda. Ayan, nabubuhol-buhol. Parang buhay, buhol-buhol-buhol. At ayun na, parang mahaba-habang buhulan pa to. Ayun nga guys, ibubuhol-buhol ko pa. Parang mahabang buhulan, pero time out ko muna dito. Pag nabuhol ko na, i-hook natin doon. At eto na nga guys, natapos ko na yung pagtatali. Nilipat ko dito yung nylon natin. Napapansin nyo guys, ayan. Isang buong nylon patuwid. Tapos, yung isang buong nylon na yon papunta dun sa mga limang hook na ginawa natin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, lima yan. So, ayan siya guys.
So, nandito siya sa carton. So, yan, ginawa natin improvised na carton na mahabang nylon. Tapos, pinagsunod-sunod ko lang yung limang hook. Para pag pinain natin, ha? Parang lagyan natin ng pain. Mamaya, punta tayo dun sa garden. Hahanap tayo ng pangpain na tipid-tips again para sulit naman yung mga katipiran tirada natin. Alright? So, tara, punta na tayo dun sa garden. Subukan natin lagyan ng pain. So, hanap tayo ng pain. So weird. Meron akong isang naisip na pain doon at doon ko na lang sasabihin, guys. Tara, samahan niyo ako doon sa ating garden. Ah, there we go, guys. Nandito na lang tayo sa ating garden. Tapos na yung ating mga hook. Ayan, nakikita niyo yung ating hooks. Yan, guys. Uhook natin yung pangpain natin dyan. Kukuha tayo dyan. Marami dyan. Alam ko kalat-kalat dyan. Pwede rin bulate. Kaso, kailangan pa natin mangbungkal ng bulate. So, gagawin lang natin. Hanap lang tayo dito ng pangpain. Yan, guys. So, dito parang may nakita ko dito eh. Ayan o, may suso. Ayan, nakita nyo ba yung suso? Oh. Suso. Ang suso. Pastilan. So weird. Ito siya, guys, suso. So, siya yung mapalad na gagawin nating sample. Lumakit na nga sila doon eh. Oo, ayun o. Dahil sa garden nga. Dahil tag-ulan, dumaraming mga yan. Pero kung gusto natin na mas maraming pain, guys, nandito sila. Ayan. Grabe, dami nila. Kita nyo ba, guys? Ayan sila, oh. Oh. Suso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So weird. Ang dami suso. Meron din sa saging. Pero, yung mga nandito muna. Ayun na siya, guys. Nakikita ko nga. Ayun siya, oh. Nakakapit yung suso. So, yun yung gagawin nating pain muna, guys. So, susubukan natin lagyan ng pain itong mga hook na ginawa natin para bukas, pupunta tayo dun sa Pasir Ris Park may sa tabing dagat na may mimingwit yung mga bata. So, at samplean natin lagyan ng pain, guys. Pukunin ko lang yung susu. Ayun, susu. Kawawang susu. Siya yung unang sample. Ay, susu. Pastilan. Alright. So weird. Ito na, guys. Susong, ewan ko anong klaseng susu to. Hindi ko alam kung nakakain ba to or what. Basta lang dumadami dito sa ating mini garden. Eh. That's why gagawin natin siya sample. So, stay put, guys. Susubukan ko lang i-break itong suso. Papakita sa inyo paano nating gagawing pain. Sample ito. Ayan. Yung isang hook. Ayan siya, guys, oh. Napansin nyo, ito yung hook na ginawa natin. Actually, lima siya. So, ngayon, i-break natin itong isang suso na to para makuha natin yung kanyang... Wow, ang tigas pala. Ay. Tigas pala ang ulo ng suso. So weird. Ay, din ba sabi? Sabihin ko is takapangan ko na lang muna siya. Alright. Tapakbood ko muna siya. Ooh, yun, na-crush ko na siya, guys. So, kukunin lang natin yung matitigas na parts niya. Para pag ninuya ng isda, yaming-yaming sa panlasa nila. Right? At ayun na nga, guys. Ang susu. So weird. Na-break na ang susu. Ayun. At syempre, kukuha lang ako ng part na pang ano natin, pang sample pain. Yun. At nakagawa na ako ng isang laman. Susu, what the mold? Yeah. Pag-ibig. Ayun, ipapain natin sa hook para pag kinain siya ng isda, pag kinain siya ng isda, grado
Bakit takot siya? Alright. Ayun na nga guys. Kita nyo ba? Ayan, naka-hook na siya guys. Tapos ilalagay lahat natin to. Limang hook na to. And then, bukas, punta tayo dun sa Pasir Ris Park kung saan pwede mamingwit. Ibingwit tayo ng libre. Puro libre, guys. So, ayun nga. Pastilan. Siyempre, gagawa tayo ng maraming... So weird. Maraming susu para sa pangpain. Guys. So, ayun, no? Kawawang susu. So, tomorrow, itutuloy natin ito. Ayan, guys. Nakita nyo ba? Yan. Kapain na siya doon. Kapag crab ng fish, hook ka na. Huli ka na. Salad ka na sa akin. Alright. So, bukas ituloy natin, guys. Kasi hapon na. Hirap nang mag-pangisda ngayon. Ay, padilim na. Mahirap na. Bukas na lang na maga. Para marami tayong makuha. Right? Oh, dito muna. Kita-kits na lang to tayo dun sa Pasir Ris Park.